Nahuli sa Marawi City kahapon ng isang Indonesian na mandirigma umano ng Maute-ISIS. Kaugnay niyan, makakausap natin si Colonel Romeo Brawner Jr., Deputy Commander ng Joint Task Force Ranao. Magandang umaga po sa inyo, Colonel Brawner. Yes, magandang umaga, Kara, at magandang umaga rin sa ating mga televiewers. Okay, ito pong Maute-ISIS na Indonesian, ano po ang papel nito? Ito po yung nahuli po natin kahapon sa battle area. Well, isa po siya sa mga na-report na mga foreign fighters na sumama po dito sa Maute-ISIS at nakipaglaban dito sa loob ng Marawi City. But according to his revelations, ay last year pa po siya nandito sa Pilipinas. At kasama rin po siya dun sa encounter na nangyari dito sa Piagapo na malapit po dito sa Marawi City noong Marso ng taon na ito. Tama po ba, 23 years old lamang itong Indonesian Maute-ISIS fighter na ito at base dun sa kanyang Panayam ay tama po ba ang nag-recruit daw sa kanya ay ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon? Opo, tama po yung edad niya na 23 and then ayon nga po dun sa salaytay niya ay na-recruit siya ni Isnilon Hapilon. Oo. All right. At sinabi rin niya na meron pang 39 stragglers na naiiwan para or Maute-ISIS fighters na nandoon pa daw sa battle area. Can you confirm this figure? Well, hindi po natin ma-confirm yung exact figure but we are continuing our clearing operations. Okay. In fact, last night, nagkaroon po ng encounter with two armed stragglers. At napatay po itong dalawang stragglers na ito and we are now processing them kasama po natin yung SOCO ngayon. So ibig sabihin po, totoo yung sinabi niya na may mga stragglers na naiwan pa dun sa loob. But it doesn't mean na correct yung figure na 39. Right. So, dahil meron pang naiiwan na mga Maute-ISIS fighters doon sa battle area, kailan po ma-expect ng mga kababayan natin na makabalik sila, ng mga residente na makabalik sila sa Marawi? Well, tuloy-tuloy pa rin, ma'am, yung pagbalik ng mga residente. In fact, today, bumabalik po yung mga taga-barangay Matampay at Tampilong. So, despite the fact na nagkakaroon ng encounters po sa loob ng main battle area, ay tuloy-tuloy pa rin yung pagbalik ng mga IDPs o yung mga bakwit. Okay. At ligtas, maa-assure ba ang kanilang safety? Yes. We are assuring them na magiging safe po yung pagbalik naman nila because they're coming back to their residences dito sa controlled area. Alright, okay. May timeline po ba tayo, sir, kung kailan talagang tuluyang malilinis na itong Marawi City from all these Maute-ISIS fighters? Dahil I understand, konting-konti na lang talaga sila ngayon. Wala tayong sinet na date or target date, ma'am. But we really have to make sure na talagang wala na pong maiwas. Aside from stragglers, we are doing clearing operations for improvised explosive devices and unexploded ordnance. So sabay-sabay po lahat yung ginagawa natin ngayon. Pati po yung pag-recover ng mga cadavers ay tuloy-tuloy pa rin yung ginagawang operations po na yan. Okay. Moving on to another topic, sir, kasi papalapit na po itong ASEAN Summit. May namomonitor ba kayong mga pagbabanta sa nalalapit na ASEAN Summit? From here sa Marawi City, ma'am, wala po kaming babalitaan na banta coming from the Maute-ISIS group. All right. Okay. Yes. Maraming salamat po sa inyo, Colonel Romeo Brawner Jr., ang Deputy Commander ng Task Force Ranao. Maraming salamat. Thank you, sir.